China lubhang nababahala. Pinakamalaking warship ng Estados Unidos dumating na sa Pilipinas, mga kapatid. Yan ang ating bibigyan ng reaction video ngayon. At bibigyan ng commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Siyempre, ang videong panonoodin natin ay mula kay BTV Pinas. Yan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanya, mga tol. At siyempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell, no? Para ma-notify ka whenever na may bago tayong video. So, huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Ready, ready to attack. Balita ko yung mga gamit na ang Amerika na dinala nila rito sa Pilipinas, no? Ay iiwanan nila yon kasi taon-taon naman nagkakaroon ng balikatan exercises, no? Para wala na rin problema sa susunod na pagde-deliver ng kanilang mga kagamitan, no? Yun lang balita natin, mga tol. Pero kasabay noon nung balitang yun, dahil nandirito nga yung mga kagamitan nila, sa oras na biglang mag-war freak itong kalaban natin, China, eh alam nyo na, no? Naka-ready na ang mga kagamitan. Exclusivo. Exclusivo. Dumating na sa Pilipinas ang isa sa pinakamalaking barko ng Estados Unidos. Lula nito ang malalakas na aircraft support na fully loaded ng malalakas na missile. Laki, ito na nga kaya ang ipinangako ng Estados Unidos para sa Pilipinas. Wow! At kung bago ka ba lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutan na i-like, subscribe para lagi kang updated pag may mga bago tayong video. Sa natapos pa lamang na balikatan exercises 2023 ay nasaksihan natin ang malalakas na armas ng Estados Unidos na ginamit sa balikatan exercises tulad na lamang ng 105 at 155 howitzer artillery weapon, mga anti-tank missile, Patriot at marami pang iba. At talaga namang namangha ang ating mga kababayan sa tindi ng mga weapon na dinala ng Estados Unidos sa Pilipinas na lubhang nakakabuti ito para sa kasanayan ng ating kasundaluhan. Lalo na ang mga weapon na ito ay itinuro ng mga sundalo ng Amerika upang magkaroon ng advanced na kaalaman ang ating mga kasundaluhan sa paggamit ng advanced weapon. Yes. Kahit na nga ang Pilipinas ay wala pa ng ganitong uri ng sandata at mga kagamitang pandigma. Okay lang, no? At least alam na i-operate, no? Para pag biglang nagkaroon, halimbawa na gustuhan ng gobyerno, murder, dumating, alam na agad kung paano i-operate. Kaya't malaking tulong ito para sa ating sundalo ng Pilipinas. At kahit natapos na nga ang ginawang balikatan exercises, ay dumating naman sa Manila Bay ang isa sa pinakamalaking barko ng Amerika. Ito ang LHD-8, isang amphibious assault ship na kilala sa pangalan na USS Macon Island. Ang trabaho nito ay maglunsad, magdeploy at magpalanding ng iba't ibang uri ng malalakas na aircraft. Sa pagdating nito sa bahagi ng Manila Bay ay dala nito ang maraming advanced aircraft katulad na lamang ng AV-8B Harrier aircraft na kaya nitong maglanding ng short at vertical na kadalasan naman ginagamit sa isang light attack multi-role mission at pangmalakasang air support. Ang F-35B Lightning Stealth Strike Fighter, isang multi-role combat aircraft na ang pangunahing trabaho ay air superiority at strike mission. At nagagawa din ito na magbigay ng electromagnetic ng pakikidigma at pagsubaybay sa kalaban. Ang MB-22B Osprey at marami pang iba na mga aircraft ang lulan na dumating na USS Macon Island na mas kilala din ng karamihan na isang amphibious assault ship. Matatandaan na noong nakaraang buwan ay dumaong din ang LH-8-6 sa Manila Bay at isa din sa pinakamalaking barko ng Estados Unidos. At lulan din ito ang malalakas na aircraft
Kaya't ang China ay lubos na nababahala sa puwersa ng Amerika dito sa Pilipinas. Alam nyo no, na nalaman ko lang nitong nakaraan na pag may lumalanding pala na mga ano rito, no, jet, diba? Imbis na promeno sila, paglalanding na sila, imbis na promeno sila, ipo-full throttle pa nila yon mga tol. Tapos ang mismong magpapahinto lang sa kanila is yung meron silang kalawit sa bandang likod, tapos sasabit yun sa parang tali. Siyempre matibay na tali yun. Yun ang magpapahinto sa kanila, pero hindi sila pepreno, no? Pag landing nila dyan, ipo-full throttle nila yan. Para daw kung sakasakali na hindi sumabit yung ano nila, yung kalawit nila sa likod, hindi sila lalaglag na lang sa dagat, no? Kasi syempre kung nagpreno sila doon, hindi daw kakayanin nung haba nung barko, hindi kakayanin, lalaglag sila doon sa dagat. So ipo-full throttle nila yon para kung sakaling magmintis yung kanilang kalawit, ililipad pa ulit sila, no? Ganun pala yung technique nila, no? Lalo na ang sunod-sunod na pagdating ng mga battleship dito sa Pilipinas, dahil nga ang Estados Unidos ay isang malaki at malakas na bansa, kung kaya't nagawa nitong pumasok sa inaangking teritoryo ng China nang walang radio challenge at mga paghahamon mula sa China na natatanggap. Dahil alam din siguro ng China na malayo ang posibleng rumisponde sa kanila kung sakali na magkaroon man ng tension sa bahagi ng Amerika at ng China. Imagine nyo, papasok to, no? Tapos dadaan dun sa West Philippine Sea, syempre. Tapos ire-radio challenge ng mga bulas nilang CCG. etong ganitong kalaking aircraft carrier, ire-radio challenge ng mga CCG na anang yan. Coast Guard. Ang pagdating ng battleship ng Estados Unidos sa Pilipinas ay posibleng hudyat na ba ng mas malaking tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea? Kaya, ikaw kabayan, ano ang masasabi mo sa pagdating ng malalakas na armas at advanced technology weapon ng Amerika dito sa Pilipinas? Nararapat lang ba ito na mangyari o dapat nang itigil ng ating gobyerno ang ganitong uri ng alyansa? Lalo pa, nagpaplano ang Pilipinas at ang Amerika na mas papitibayin at mas paiigtingin ang gagawing EDCA sa mga susunod na taon. Wow. Na kung saan talagang pambihira ang aabangan ng ating mga kababayan bilang pagpapalakas ng interoperability ng ating kasundaluhan at kasundaluhan ng Amerika, kasama rin ang mga kalyadong bansa katulad na lamang po ng South Korea, Australia, Japan, Taiwan at iba pang mga naglalakihang mga bansa na talagang patuloy na susuportahan at didepensahan ang ating bansa laban sa mapanakop at gumagawa ng hindi maganda sa ating exclusive economic zone ng Pilipinas. At sa pamamagitan ng mga depensa na ito ay talagang mapapatigil at mapapahina ang ginagawang agresibo ng China sa may bahagi ng South China Sea na kung saan ay patuloy silang umaabante, at ng mga nakaraang taon nga ay nagtayo na sila ng mga establishment sa may bahagi ng Mischief Reef na kung saan alam din natin na ang bahagi ng Mischief Reef ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tama. Na inangki ng China. Tama. At sinasabi na ang Mischief Reef ay tinayuan na ng isang base militar ng China na kung saan ay mas mapapabilis ang kanilang responde oras na magkaroon ng tensyon sa may bahagi ng kanilang inaangking karagatan na alam naman natin na bahagi ng West Philippine Sea, kabahagi ng Pilipinas. Kaya't kung may komento ka, ikomento mo na dyan sa ibaba at huwag kalimutan i-like at i-subscribe mo na yan. Maraming salamat sa panunood. Peace. Dapat nga dun pa lang sa puntong nagtayo ng mga artificial island yung bansang China, dapat dun pa lang umaaksyon na eh, no? Nung mga kaalyado natin, kung talagang ano, no, kung talagang tinutupad nila yung alyansa na pinag-uusapan, mga tol. Pero wala eh, nandoon na yun, eh, no? So eto naman tayo ngayon, pilit bumabawi, pilit bumabangon, syempre dahil kakagaling lang natin sa
matinding krisis nitong nakaraan, yung pandemya nga. At eto, kayo, pabor ba kayo sa, na ipagpatuloy pa o lalo pang palawigin itong EDCA, mga kapatid? O tulad nung tanong dito ni BTV na ihinto na to ng government natin. Para sa akin, o bakit ihihinto? Eh kailangan natin syempre ng lakas at pagpapalakas pa para ipagtanggol yung sarili nating bansa, mga kapatid, no? Sa pananakop o tensyon o sa banta ng pananakop, mga kapatid, ng ibang bansa, no? Na mas malaki at mahilig mambulas sa atin. No, anong masasabi ninyo dyan? Comment kayo sa baba. Pag-usapan natin yan sa susunod na video. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.